My countrymen, mag-ingat po tayo sa fake news na nagpapanggap na totoo. Dito na tayo sa fake news, ang balitang di dapat siniseryoso. Oras na para sa balitang peke na base sa totoong pangyayari, fake news. Ako po ang inyong lingkod, si Baby Boy Makisig. Magandang gabi, yabang! Huwag po kayong magtaka kung bakit iyan ang ating pambungad na bati dito sa fake news. Bilang mga Pilipino, panahon na para ating ipagdiinan ang marami nating may pagmamalaki at may pagyayabang. Kaya muli, magandang gabi, yabang! Sa ulo ng mga balita, ang vote buying po ay gagawin ng legal. Pinag-aaralan na ito ng SCOMELEC o ng Sovereign Commission for Advanced Modern Elections ayon kay Commissioner Mario Tablatalo. Hello? Narinig niyo ba ako? Opo, Commissioner, opo. Okay. Dinig namin kayo. Ipagbando niyo na ngayon ng buong yabang kung bakit gagawin ng legal ang vote buying. Sa dinami-dami ng halalang nasaksihan ko, wala namang botanteng nag-aaral ng mga issue. Walang nanunuri ng mga plataforma ng mga kandidato. Nauwi din naman sa vote buying. Kaya mabuti pang tigilan na natin ang pagpapanggap. Gawin na natin legal ang vote buying. Hello? Nawala ulit kayo. Hello? Field reporter talk. Please come in. Ayon sa sistemang inihain ni Commissioner Tablatalo, isasubmit ng bawat kandidato ang kanilang sealed bid sa SCOMELEC. Ito ang perang ibibigay nila sa bawat botante pag sila ang nanalo. At ang perang pinangako ng mga kandidato ipapadala diretso sa mga botante ng SCOMELEC. Maraming problema ang malulutas pag naging legal ang vote buying. Mababawasan ng husto ang karahasan tuwing halalan. Dahil wala ng botohan, wala ng balota at ballot box na ang gawin ng mga goons. Wala rin silang election precinct na pwedeng guluhin. Mawawala na rin ng mga nakakaritang meeting de avance kung saan pinapasayaw o pinapakanta mga kandidato na di naman marunong sumayaw o kumanta. Commissioner, ano naman po ang reaksyon ng mga kaguruan sa mga pagbabagong ito? Aba, sa totoo lang, yung mga teacher na ginagamit nating poll clerk, nawawalan ng oras para gawin ang tunay nilang trabaho. Ang magturo? Hindi! Ang magbenta ng insurance, real estate, kakanin, longganisa at tusino. Hindi sapat ang honorarium na binibigay ng gobyerno para mabawi ang nawawala sa kanilang kita. May kilala ko na mangunguna sa pag-second the motion pag may nagmangkahi na gawing legal ang vote buying. Siya mismo ang magsasabi sa inyo na vote buying ang sikreto ng kanyang sunod-sunod na panalo. Narito siya ngayon para ipamahagi ang kanyang kuro-kuro sa isang nagbabagang issue ngayon, ang mahiwagang charter change o cha-cha. Go ahead, Congressman Manhik Manaog! Ito po ang inyong abang lingkod, Congressman Manhik Manaog at your self-service. Ang gusto ko naman talakayin ngayon ay tungkol dito sa Charter Change People's Initiative, Chacha PI. Ano ba talaga itong People's Initiative na yan? Ang ibig sabihin po ng People's Initiative ay ang mamamayan mismo, ang kusang gumusto na magkaroon ng charter change. Sila mismo. Pero, pag ang mga kaibigan kong very parent ang nag-udyok, nagbayad, o nagbigay ng pabuya para sa mga magpapalista, abo, ay hindi na People's Initiative yon. Bawal yon. Kaya ang tanong, saan ngayon ang gagaling itong 2.5 million in cash and 20 million worth of soft projects para every district?
Saan galing yan? Kundi dito sa aking mga kaibigang very parent. Ah, at ari pa, kinausap pa nila ang mga barangay captain na manatili na liyang kayo diyan sa pwesto. Huwag na kayong aalis dyan at wala nang eleksyon-eleksyon. Inyo na yan. Aba, ay bad yun. At saka bulok na style na iyon. Matagal nang pinagbawal yan ng ating Korte Suprema. Itanong ninyo sa kanila. Ah, kaya mga kabayan, cuidado tayo. Ingat diyan sa PI na iyan. PI ninyo, chachapuera! Live mula sa Senado ng Republika ng Pasensyoso. Sa linggo na to, iisang tao ang pinag-uusapan dito sa Senado. Si Vincent Benjamin, isang aide ni Senator Ruben Plantilla, ang nagbabagang issue. Nagsuklay ng bigote si Vincent Benjamin habang may Senate hearing. Nagalit ang marami at katakot-takot na batikos ang inabot ng aide ni Senator Plantilla. Natural, dinipensahan ng kagalang-galang na senador ang kanyang tao. Eh, kilala niyo naman ako, di ba? Kung may malino na patakaran, sumusumpo kami. Kung may kautusan o direktiba na bawal mag-supply ng bigote, susunod ang mga tao ko. Eh, wala naman eh! Nag-umpisa man siyang galit. Naka-recover naman agad si Senator Plantilla at huminahon. Hindi ko talaga maintindihan ang ikinagagalit ng mga tao. Wala namang senador ang istorbo nung nagsuklay ng bigote ang tao ko. Wala namang trabaho ang apektado. Ang naging apektado ay ang mga maaarte at masyadong perpekto. Para maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan o aberya sa mga darating na session, gumawa agad ng expanded rules and regulations ang Senate Committee on Good Manners and Right Conduct na pinamumunuan ni Senator Chizwiz S. Chubibo. Narito ang ilan sa mga super detalyado na patakaran. Pwede mag-text, message o email, basta silent. Pwede pa rin matulog, basta di masyadong malakas ang hilik. Ayon kay Senator Chizwiz, effective immediately ang lahat ng expanded rules at ang bawal. Bawal magsuklay ng bigote, balbas, buhok o patilya. Bawal mangulangot, magtinga, magtanggal ng tutuli. Bawal magtanggal ng muta. Bawal magpluck ng kilay. Bawal maglagay ng makeup. Bawal makipag-usap sa mobile phone o mag-Zoom meeting. At higit sa lahat, bawal pumirma sa People's Initiative. Ayon kay Senator Chizwiz, effective immediately ang lahat ng expanded rules. Uy! Ano ginagawa nyo? Ano kasalanan ko? Bawal po sumayaw pag may session po ang Senado. Anong bawal sumayaw? Nasa labas naman ako ng Senado. Basahin mo mabuti ang patakaran. Bawal sumayaw within 500 meters sa Senado pag may session. Ha? Hindi pwede yan. Paglabag yan sa freedom of the press. This is prior censorship! Hindi pwede! Huwag kang mag-alala, Toktik! Di ka namin pababayaan. Habang inaasikaso ng mga abogado namin ang paglayan ni Toktik sa lalong madaling panahon, tuloy po tayo sa pangunahing balita natin. Larga na! Maingay! Ang mga pulpo, isinumbong kay pulpo! Isang sikat na host ng public service program na itago na lang natin sa pangalang Pen Pulpo at ang kanyang kapatid na si Amanda Pulpofeo na dating opisyal ng Department of Etos o DOE ay isinumbong sa kanilang kuya na si Ben Pulpo. 2017, nagbayad ng 120 million pesos ang Department of Etos para ilabas ang kanilang commercials sa MeTV. Ang layunin daw, hikayatin ang mga etosero at etosera sa ibang bansa para makipag-etosan dito. Sinong nag-approve ng transaksyon? Si Amanda Pulpofeo, kapatid ni Pen Pulpo, host at producer ng Aksyon Agad, ang programang pinaglagyan ng karamihan ng mga commercials ng DOE. Tinatayang 89 million pesos po ang halaga niyan, kaya tumaas ang kilay ng mga opisyal ng COA.
Commission on Atcheche Anomalia. At hindi lang ito ordinaryong taas kilay, ay hindi po. Ito'y nagrehistro ng 9.8 sa Sherry Hill Taas Kilay Richter Scale. Ayon sa Kantar, by Lartomar Media Monitoring Agency, ang bilang ng mga etsosero at etsoserong nanonood sa programa ni Pen Pulpo ay sing dami ng mga mamamayang natutuwa dahil di pa rin natutupad ang pangakong 20 pesos por kilo ang bigas. Sing dami ng mga estudyanteng excited na ibabalik ang ROTC. Sing dami ng mga natuwa sa pananamit at kayabangan ng isang sikat na abogado. Sa madaling salita, zero, bokya, awan, walay, walang etsosero at etsoserang nanonood sa programa ni Pulpo. Kung walang etsosero at etsoserang nanonood sa programa ni Pen Pulpo, bakit naglalagay ng commercial doon ang Department of Etos? Kaya naglabas ang COAAN ng Notice of Suspension sa transaksyon noong 2018. Magpapatuloy ang fake-fake news pagkatapos ng ilang paalala. 2,000 milligrams of vancomycin, stat! Administering 2,000! Teka lang, Doc! Baka naman mahal yan! Wala bang bright med niyan? Doc, give me a beat! Pag sinabi kong bright, sabihin yung med! Bright! Med! Bright! Med! Pag sinabi kong bright, sabihin yung med! Bright! Med! Bright! Med! 1, 2, 3! Kung may kailangang gamot, huwag mahiyang magtanong kung may bright med ba nito. Dahil gusto ko na gumaling ako. Hoy! Kung kayo ng bright med! 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 Tuloy po ang balitang mga pulpo isinumbong kay Pulpo. June 2018, naglabas ng Notice of Disapproval ang COAA. Kailangang ibalik sa gobyerno ng MeTV ang binayad nila kay Pulpo. Nagmatigas naman si Pen Pulpo at ginaya ang patakaran ng isang kilalang pamilya pagdating sa kanilang nakaw na yaman. Ang sagot ni Pulpo sa COAA, 2024, 7 years nang nakalipas, wala pa rin binabalik ang MeTV sa gobyerno. Anong sabi ng COAA? At ito pa nga. Desperado po kami kaya isinumbong namin ang mga pulpo sa kanilang Kuya Bon Pulpo. Nagbabaka sakali kami na mayroon pang may moralidad at dangal sa bayan natin at baka may magawa. At sa mga susunod na balita... Sandali lang, maingay! Sandali po! May breaking news po tayo ngayon mula sa Senado. Magandang balita, baby boy Makisik at maingay! Palalayain ako ng Senate Security Officers sa isang kondisyon. Kailangan ko silang turuang sumayaw! Natalo daw sila sa dance contest ng Christmas party ng Senate staff at gusto nilang maniguro na winner na sila for 2024. Kaya heto, kakaumbisa pa lang ng taon, naghahanda na sila. Kaya naman boys, 5, 6, 7, 8, and a 1, and 2, and 3, and 4, and pack, pack, pack! Pack and pack, 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 pack and pack, 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 pack and pack, pack para manalo. Let's go and pack, pack, pack. Ibigay niyo pa and pack, pack, pack. Let's go. Sa pagpapatuloy ng fake-fake news, nakatakda ng pumasa sa mababang kapulungan ang panukalang pambansang merienda. Hindi po kayo nagkamali ng dinig. May pambansang kasuotan, ang barong Tagalog. May pambansang ibon, agila. May pambansang isda, bangus. Ngayon, mayroon na tayong pambansang merienda, ang pasensya. Ipaliwanag mo nga, Toktik. Ayon kay Congressman Harry Shokoy, dating presidential spokesperson at may akda ng Republic Act 456-243-19-12C, tunay na nababagay na pambansang merienda ang pasensya dahil ito'y bukang bibig sa anumang tanggapan ng gobyerno. Halimbawa, hello! Ano na? Tatlong taon na yung sasakyan ko hanggang ngayon na conduction sticker pa rin ako. Ah, wala pa po eh. Pasensya na po kayo. Super tagal na ng loan application ko! Nasubmit ko na yung proof of capacity to pay ko, pati yung birth certificate ko, pati yung marriage certificate ko! Ano ba bang hinihintay yun? Death certificate ko? Nako! Mukhang hindi pa available po ang loan nyo. Pasensya na po. Di po
nang umabot sa office ang assessor. Sumakit ang tiyan. Pasensya na kayo. Pasensya. Sorry po, ma'am. Wala pa rin po yung cheque nyo. Bakit? 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 Pasensya. Pasensya. Pasensya, ma'am. Know how I feel. Why would you say that? Huwag po kayong aalis. Babalik ang fake news para sa karagdagang positibong balita. Ang programang ito ay rated F. Fake na fake. Kasing fake ng bigas na 20 por kilo. Kasing fake ng Taliano Gold. Kasing fake ng isang ministro dyan na super madasalin. At anak daw siya ng Diyos pero hinahunting naman ng mga otoridad dahil sa kasong sex trafficking, smuggling at marami pang iba. Dito na tayo sa fake news. Panoorin natin, friends. Ako na ba? Sa pagbabalik ng fake news, inanunsyo na ni Harry Su, ang chairman ng Su Smart Real Estate Holdings, na bibilhin ng SM ang lahat ng mga lupain, ari-arian at gusali ng simbahang Katoliko. Nako, totoo po yan mga kayabang! Ginawa po nila ito para raw may synergy sa kanilang marketing at ma-maximize ang branding ng SM. Ang mga pangalan ng lahat ng mga simbahan ay gagawing SM. St. Martin, St. Mary, St. Martha, Santa Milagrosa, Santa Melitona, San Miguel at San Marcelino. Kasabay nito, tinatanggi ni Harry Su ang kumakalat na fake news. Fake news? Masama ang fake news. Lalo naman po kasi ang fake news na kapag nagmimisa raw at sabihin ng pare na peace be with you, ang kailangan daw isagot ng mga nagsisimba ay happy to serve! Kinakalat daw ito ng mahigpit nilang kalaban sa negosyo, ang Mokong Way Group. Babala, ang programang ito ay rated F. F as in funny, lalo na kung hindi ikaw ang paksa ng mga balita sa araw na ito. Sa gitna ng mga batikos, pintas at pamumuna ng maraming kritiko ng administrasyon, may isang opisyal ng pamahalan na steady lang. Tahimik pero may tuturing na inspirasyon ng marami. Dahil ayaw niyang binibigyan siya ng atensyon, nag-request po siya na huwag manggitin ang pangalan niya o ipakita ang mukha niya. Rinirespeto ng fake news ang kanyang kagustuhan. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Barry Badong. Isa po siyang abogado, at siya po ang tampok ngayon sa ulirang opisyal. Si Barry Badong ay di tulad ng ibang abogado na walang ginawa kundi itaas ang reputasyon ng kanilang profesyon. Mas kilala si Attorney Badong sa kanyang madalas na pagtaas ng kanyang hinlalato tuwing may kumukontra sa kanyang mga pananaw o opinyon. Paano at bakit siya naging inspirasyon ng marami? Itinanong namin ang madlang bayan. Bilib ako sa kanyang tibay ng loob. Isipin mo, tinakoy siya ng kanyang mga kapwa-abogado. Yung tinanggalan ng lisensya sa pagka-abogado, gawa ng sa di daw maawat na pambabastos at pangmamanyak doon sa isang babaeng journalist. Oh! Pero sumuko ba siya? Hindi! Di siya nawala ng focus sa kanyang sagradong misyon. Ang taus-pusong pagpapakatuta sa mga may kapangyarihan. Kahit malino na siya'y bastos at isang malaking insulto sa abogasya, na-appoint siya bilang special consultant ng Bahala Ka Na Dyan Palace, ang pinakamataas at pinakarespetadong tanggapan ng ating pamahalaan. Isa itong patunay that nothing is impossible. Pag gusto ko nang sumuko, siya ang iniisip ko. Sa kanya ako kumuha ng bakas ng loob. Barry Badong! Inspirasyon! Ibotong presidente sa susunod na eleksyon! Barry Badong! Inspirasyon! Ibotong presidente sa susunod na eleksyon! Barry Badong! Inspirasyon! Ibotong presidente sa susunod na eleksyon! Barry! 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 Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa fake news. Parehong oras at pareho ding himpilan. Ako po ang inyong lingkod,
Baby Boy Makisig, BBM. Bari! 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 Bari!